Bossing. Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, i-feeling po ninyo kayo po yung paborito ng kamalasan? Lalo na itong tumuntong ang 2022 ay napakaraming pagsubok na dumating po sa inyo. Asya, iwaksin niyo po yan sa isipan niyo mga bossing ha, lalo-lalo na kung gagawin niyo po ito. Kasi kung nasa isipan niyo pa yan na kayo ay malas, malas nga po mga magaganap. Pero kagaya po ng nabanggit ko po mga bossing ko, madaling sabihin na aalisin sa ating isipan. Pero mahirap gawin lalo na kung pinagdadaanan niyo po ito. Ito po ang paliwanag ko po dyan. Kasi dati mga bossing, ganyan din po ako. Napakadami ko po mga pagsubok na pinagdadaanan. Yan ang nasa isipan ko at wala pong nangyaring maganda sa buhay po namin. At puro pagsubok ang dumating, lumala pa ito ng lumala. Hanggang sa punto mga bossing ko, nagkaroon din ako ng sakit ng vertigo. Hindi na ako makatayo, hindi ako makakain. Kasi kumilos lang ako, parang tatayo na ako mga bossing ko. Nasusuka na ako, nahihilo na ako mga bossing. Walang magandang naidulot po sa akin mga bossing. Ngayon po mga bossing, binago ko ang sitwasyon ko. Una ko pong ginawa para mawala po yan. Umaharap po ako sa may silangan at nagtatapon ng mga kamalasan. Nagdadasal ako mula sa aking pong puso na mabago ang takbo na aming pong pamumuhay at matigil na ang mga pagsubok na dumarating. Sa araw-araw ko pong ginawa, yan po'y darating din po sa inyong punto na parang magiging positibo ka na. Kasi nasanay ka na pagiging negatibo, kaya mahirap gawin para sa inyo ang mabilis na pagbabago kasi sanay ka na sa ganong sitwasyon. Ngayon pa mga bossing, kaya unti-unti inyo maging positibo. Unti-unti inyo ibuka na ibuka sa bibig, i-release nyo sa itaas. Kumbaga, ibubuka natin sa ating pumbig, sasabihin sa mahal na Panginoon yung mga pagsubok natin pinagdadaanan, kung ano yung nagpapabigat na ating kalooban. Kapag araw-araw nyo yung ginagawa, magsasawa rin kayo mga bossing. Yung sa mahal na Panginoon nyo sasabihin na hindi nyo ichichika sa iba mga bossing. Ngayon pa mga bossing, diyan nyo sabihin kung ano yung kaganapan po sa buhay ninyo na gusto nyo na ng pagbabago. Hanggang sa ending mga bossing, nagsawa ka na, nakakashare sa mahal na Panginoon, hanggang ending naging positibo ka na kasi na-release nyo na ng na-release ko ni nasa loob po ninyo mga bossing. Kaya mas maina mga bossing ko, i-release nyo na i-release ko na yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Darating din po sa inyo yung puntong yan, hindi pa sa ngayon dahil marami kayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Ngayon pa mga bossing, bukod po dyan, ako po yung may share sa inyo na pinaka the best na dapat ay magawa po ninyo bago sumapit ang 2023. Pampaswerte ito sa ating tahanan mga bossing para mawala na mga kamalasan na yan, para hindi nyo naisipin na kayo ay malas. Walang malas mga bossing. Tayo ay suswerte, lahat po tayo suswertehin mga bossing at magiging matagumpay sa buhay. Kung kayo pinaniniwala at naisyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing, kung kayo po ay yan ang sitwasyon nyo sa ngayon mga bossing, agay po na na-share ko nga po sa inyo, kailangan alisin nyo yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Kung yung salitain ninyo na kayo ay malas, wala po malas, puro swerte ang darating mga bossing. Mapapansin nyo kapag dumating yung panahon na parang wala na kayong problema pinagdadaanan, kahit may mga pagsubok, kaya ako mga bossing, minsan kalmado lang din po ako yung mga bossing eh, dahil parang mo naisip ko eh, kung nakukuha ko magpapaka-pressure, kung iintindi ko nang iintindihan mga bossing, walang nangyayari, lalo sasakit lang ulo ko, lalo ko nahahigh blood, kaya hinahayaan ko lang muna mga bossing, kapag hindi ko masolusyonan, tinutulugan ko mga bossing para hindi sumakit ang aking ulo, kasi kapag sumakit ang ulo, lalo lalala magkaroon pa ng karamdaman mga bossing. Aba mga bossing, sa panahon ngayon hindi lang matatanda ang depressed. Meron ako kakilala, anak po niya na depressed mga bossing. Ang bata-bata pa mga bossing. Kaya kumbaga, baka isipin ninyo eh, yung mga anak po ninyo, kaya kailangan tignan-tignan din po natin yan. Kasi nag-iisip din po yan mga bossing eh. Kaya kailangan papayuhan din natin. Sabi, huwag masyado isip ng isip. Kasi pag inisip na inisip, yung mga problema, nandyan na yung problema eh. Kaya lilipas din po yan. May mga pagkakataon, ako nga po mga bossing, may mga pagkakataon na sumakit ang ulo ko kakaisip, tinulugan ko, nalimutan ko na yung iniisip ko mga bossing hanggang sa minsan naalala ko, ano nga pala sinolusyon ko doon sa problema? Wala, lumipas din. Lilipas din po yan. Kalmado lang po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ganito po inyo pong gagawin. Kumuha po kayo mga bossing ko ng itlog. Ayan, yung itlog mga bossing ko, lalagyan nyo po ito mga bossing ko ng asin. Yung itlog, lalagyan ng asin. Halimbawa, ito yung mangkok, tapos lalagyan nyo ng asin, ilalagay doon sa asin, itong itlog, ipapatong ninyo.
Pagtapos, harap po kayo sa may harapan ng inyong puntahanan. Or kaya, sa may, baka kasi ang harapan ng inyong tahanan, pag nakaharap kayong ganyan, sa may harap, sa may, ano kayo, kanluran nakaharap, eh huwag po dyan. Harap na muna po tayo sa may silangan, kung saan nasinag ang sinag ng araw. Tapos mag-wish ka. Sabihin niyo po dito, sa pamamagitan nito, mawala na lahat ng kamalasan ko at instead na malas ay puro swerte ang darating. Ganun po mga bossing. Tapos, itong itlog na ito, punta kayo sa may main door. Lagyan niyo siya ng sign of the cross, ikukross niyo ganyan sa may main door. Tapos, doon din po sa mismong harapan po ninyo sa may sahig, ikukross niyo po yan para magkaroon ng gabay, bantay, para masimot kung ano man ang mga kamalasan na pinagdadaanan sa main door po natin. Di ba, naturo ko nga po sa inyo, sa mula ulo hanggang paa, pagugulungin po ito. Ito naman, pagdating sa bahay, pa sign of the cross sa inyo po main door, ganun din po sa mismong sahig ng inyo po main door. Doon niyo po yan, ano. Tapos, harap ulit kayo sa may silangan at mag-wish ng 10 pin. Isang linggo niyo po ito, mga bossing ko, yung itlog na ito, ihigup ito ng mga negatibong enerhiya, isang linggo ito sa may main door po ninyo. Ngayon pa, mga bossing, na nakapatong sa asin. Hihigupin ito lahat ng mga kamalasan na pinagdadaanan po ninyo mga bossing ko ng inyo pong buong pamilya. Kasi sa main door na pinag-uusapan po natin sa inyong tahanan. Lahat ng mga nakatira sa inyong tahanan, hihigupin lahat ng mga kamalasan. Makalipas ng isang linggo mga bossing ko, ito pa mga bossing ko ibabaon nyo sa lupa sa may silangan. At kapag binaon nyo po ito kasama yung asin, sabihin nyo po, sa pamamagitan nito ay tinatapong ko na lahat ng mga kamalasan ko at huwag ka na muling babalik pa. Banggitin ang mga kamalasan, lubog sa pagkakautang. Ayan, lubog sa pagkakautang, away-away ang pamilya, may karamdaman, apulap dahil lagi ng mga taong chismosa, mga pakilimera. Ganun din po, ang dami mo na inapplyan, hindi ka matanggap sa trabaho. Laging ang dami mo mga pinasok na negosyo, pero lugi, yung mga ganyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, or kaya po, ano pa ba, yung ba sa yung inyong karelasyon, pasaway, hindi matigil-tigil sa kanyang bisyo, or kaya po mapasaway ang mga anak, or kaya ano pa ba, yun nga po, isakitin po kayo, basta kung ano man po yung problema yung pinagdadaanan, dito nyo sasabihin na itinatapon nyo na, or kaya ibinabaw nyo na sa lupa at huwag na muling babalik pa. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito. Proven po ito na maswerte mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pwede nyo nga rin po itong lagyan ng sign of the cross. Halimbawa ganito, lagyan nyo siya ng sign of the cross na parang gabay at bantay. Parang ibinabaon nyo na kung ano man ang kamalasan nyo at huwag na muling babalik pa. Proven po ito na maswerte. Kaya kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, asya, good luck po sa inyo po lahat mga bossing. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po ito. Proven po ito. Para mawala na mga kamalasan natin pinagdadaanan. Yun lang po mga bossing. Salamat po.